Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for actually love and money ito, no, for Aries. Take only what resonates, ha. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. And kung cross-watcher kayo, ayan, please do hit the kung cross-watcher kayo kung sa love, ano, pwedeng kayo ito at hindi si Aries. Or pwedeng maging yun yung person mo at hindi ikaw, Aries. So, bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Simulan natin sa money mo, Aries. Money. This is for October 2022. For Aries, please. For Aries, please. Anong naghihintay sa money, career, for Aries. For Aries, please. Spirit guides, angel guides. Check your sun, moon, rising, Venus, Jupiter sign, ha? The chariot is here. Page of swords. Ayan. The chariot is a major arcana. Cancer energy. Oy, nakakakita tayo ng pagta-travel dito, ha? Para sa iba. Pagta-travel, lalo na may kinalaman sa either mga noon mo pang pinaplano or yung iba. Kung hindi man yung mismong pagta-travel ang mangyari ngayon, yung pagpaplano pa lang ng pag may kinalaman sa pagta-travel, pag may kinalaman din sa money. So, with the Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy in the future, nakikita natin na pwedeng magbunga lahat ng ito para sa iyo. Dahil nakikita natin nakakatulong ka sa iba with the Six of Pentacles. I mean, pwedeng lumabas na ikaw pa yung masama dito. I don't know why, pero pwede lumabas na ikaw pa yung masama dito with the devil and the judgment. Pero ikaw na nga itumulong, ikaw pa yung masama. Parang ganun ang energy. I don't know why, pero ganun yung lumalabas eh. So, yung iba pwede pagta-travel na may kinalaman sa plane or pagsakay ng aeroplano. Yan, with the Page of Swords. Pumapabor sa pagta-travel itong reading na ito para sa iyo, Aries. I can see a new beginning. Yeah, you are the Emperor, Aries energy. So, you're being the leader. Kung meron kang negosyo, meron kang mga bagay na hintayin, kung may mag-a-advise sa'yo, maybe a friend, colleagues, kung sino man ito, may nakikita tayong mga advice na kailangan mong pwede magdulot ito sa iyo actually ng pagdadalawang isip kung igagawin mo ba or hindi. Kasi kung gagawin mo, magte-take ka ng risk eh. Yeah. Something to do with taking a risk. So, any more messages for Aries for money? The King of Swords and the Two of Pentacles. Kung ikaw ay professional or someone na nag-work sa government with the King of Swords, or nasa ano tawag dito, medical industry, yan, mga nurse, caregiver, ganang energy, no? Nakita ko ng mga bagay na ipa-priority mo in the near future. And what is that? Yeah, the Lovers, Gemini energy. Clarify the Lovers, please. Ano yung ipa-priority mo? The Five of Swords. Be careful. Maaaring ma-priority mo yung taong hindi naman dapat bigyan or hindi mo naman dapat i-priority itong taong to. Kaya lang, nakikita natin ang possible na ma-priority mo siya. That could be in a relationship kind of thing, no? Or yung iba, eto nga, pwede may kinalaman sa mga tutulungan mo na pwedeng dapat hindi mo siya tulungan pero tinulungan mo. Pero tingin ng iba, mali yung pagtulong na ginawa mo. So anyway, let's proceed to your love reading for Aries for October 2022. For Aries, please. In love, please tell me. For Aries, in love, what do we have here for Aries in love, please? One last shuffle. Pagdating sa love life ni Aries, ano naghihintay? Okay, may taong naghihintay na magbigay na, actually, nagpaplanong magbigay ng offer sa'yo. This could be a new person.
In the future, paparating siya with the Eight of Pentacles, someone who is very workaholic. Taurus, Virgo, Capricorn energy with the Ace of Pentacles. Or someone a very professional with the King of Swords. Tell me about the plan here with the Two of Wands. What is the plan here? May plano tong person na to eh. With over the Six of Wands and the Death card, may plano siyang i-end on something, which is could be another connection with the Seven of Swords. Hindi na nga siya nagiging totoo dun sa person na kakonect niya ngayon. Kung may kakonect pa siyang iba, nakikita natin na hindi na siya nagiging honest sa taong kakonect niya. Actually, gusto na niyang i-end yung connection or relationship nila kung siya ay nasa isang relasyon. Kasi with the Hanged Man, ikaw na yung hinihintay niya with the Devil of Capricorn energy. This is you. Gusto niya ng relationship or happiness with you with the Three of Cups. Nakikita ka niya as his or her happiness na parang gusto mag-proceed itong connection natin. Pero mangyayari lang yun kung matatapos yung connection ko dito sa person na ito. I'm seeing a Taurus, Virgo, and Capricorn with the Seven of Pentacles. Workaholic siya, no? Maybe a very successful person with the Queen of Pentacles. And nakikita natin, mahilig din makipagkapwa-tao or tumulong sa iba with the Six of Pentacles. Pero with the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, this person is willing to fight for this connection para magkaroon ng relationship sa inyo with the lovers, Gemini energy. Kasi matagal niya na itong gusto with the Star, okay? Aquarius energy. Matagal niya nang gusto mangyari yun. Matagal niya nang gustong ilaban with the Five of Wands and the Page of Pentacles. Nakikitaan niya ng potential itong connection nito. Especially kung itong person is nanonood din ng tarot or minsan mo na sinabihan regarding tarot and then possible na pinanood naman niya itong tarots na ito. We do have the Tower. So, your person is manifesting this Tower moment para magkaroon ng the Chariot which is pagsugod, moving forward, papunta sa'yo with the Knight of Swords. Okay? Papunta or pabalik, kasi iba sa inyo, this is a past person. Eh. Matagal niya nang hinintay na makabalik sa'yo, pero kailangan lang niya tapusin. So, minamanifest niya na talaga yung ending, actually. Tell me about this Seven of Swords. You do have the Nine of Cups. Maybe, may iba sa inyo, nagiging mas successful ka. And the more na mas nagiging successful ka, ang dami mong awards, achievements, the more na nagugustuhan ka nitong person nito and gusto niya ng pagbabago sa inyong dalawa. I feel like with the judgment, ang dami niya realization regarding the Nine of Pentacles, parang inisip niya, dapat pala ikaw. Dapat pala tayo. Dapat pala magkaroon ng level up or reconnection sa ating dalawa kasi dapat tayo. I don't know. Feeling niya soulmate ka niya. Well, regarding that part, hindi ko masabi if he or she is your soulmate. Ikaw na makakapagsabi nun kung may feeling ba talaga or spiritual connection sa inyong dalawa. Pero feeling niya, soulmate ka niya. Well, I don't know if this is a real soulmate connection. Pero kasi, so the way I see it, nung nakita niya lang na soulmate ka niya is nung nagiging successful ka na. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.